Hi mga kasarang, magandang araw po sa ating lahat. So, welcome back sa aming YouTube channel. If bago pa lang kayo sa aming YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe, like, comment, and then share yung mga videos namin. So for today's video, another kaalaman na naman yung ating matututunan or ma-share sa inyo. So andito pa rin kami guys sa San Vicente, South Cotabato, sa isang sa Babuyan ni Sir John, kung saan in this video i-discuss naman natin kung magkano ang kitaan sa pag-alaga ng baboy. So i-discuss namin yan sa inyo pagkatapos ng intro na to. Guys, kasama ko ngayon si Sir John dito sa San Vicente, Banga, South Cotabato. May-ari ng Babuyan dito sa overlooking view ng Babuyan nila. So, malamig dito guys. So, yung pag-uusapan namin ngayon ni Sir John is yung mga expenses and income. For sure, ito yung inaantay ninyo kung magkano ba talaga yung kita sa pag-alaga ng mga baboy. So sir, matanong ko lang, gaano katagal na tayo nag-aalaga ng baboy? Usually siguro ako one pa lang. Wala pang 1 year. Ah, okay. So less than a year. Less than a year pa ako. Ah, okay. Hindi rin ako veterinary. Electrical ako. More on electrical yung nalalaman ko, mga talent ko yung electrical. Pero ang iniisip ko is kung empleyado ka lang, hindi ka talaga mag-aasinso kung puro lang empleyo ka lang. Kailangan mo ring mag-discarte ng iba. Basta sa legal na paraan. Tama. Yung pag-aalaga naman ng baboy is madali man lang. Kung ipo-focus mo yung sarili mo sa business na 'yan. Kasi kung magbi-business ka na pababayaan mo, di wala rin. Wala ka rin wala rin patutunguha yung business mo. Alangan, yung mga loans or mga utang mo kailangan mo rin walang problema sa utang. May pambayad ka naman. Exactly. Sa akin is less than a year kasi naisip ko, lapad din yung farm ko. Tapos medyo wala akong kapitbahay. Kilometro yung kapitbahay ko. Malayo, sa kabilang bundok. Ilang kilometro. Sayang din yung yung mayroon din ako lubihan. Pero matagal pa to. Siguro pag retire ko na saka ito makapagkapirahan. Kaya pinot up ko tong as a temporary lang para may pagkakitaan na tapos may parang libangan. Kasi pag wala kang libangan, putang ina ko na inom talaga Inom wala pasyal kung saan-saan, walang katuturan. Pagtanda mo, wala ka. Tama. Asa ka sa anak mo, hindi pwede kasi yung anak mo, maghahanap talaga yan ng nung buhay niya, kung saan siya. Dapat, prepare mo sarili mo sa ganyang mga sitwasyon na balang araw, pag iniwan ka na ng mga anak mo, siyempre, may hanap buhay ka na. Hindi ka na mag-asa na maghingi ka pa sa kanila, wala. Ganun. Tama. Tapos, ito siguro yung pang ko, hindi naman ito pang kuan lang, pang libangan lang. Libangan siguro balang araw, kung maswerte, kung swertehin talaga. Tama, correct. Kung malalaki yan ito maliitan pa lang. Kuan lang, yung pang kailangan magka-knowledge ka ba? Mga kaibigan mo na may marami din akong kaibigan na gaalaga ng baboy na matagal na. Mga doktor na sa baboy. Doc Harold, yun. Ibigan ko yun. So, magaling shout yun. Out kay Doc Harold. Hi, sir. Harold na Islabon. Sir. Shout out kay Sir Harold. Galing. Galing yan. Si Ruel na Liguro. Magaling din yan. So, shout out sa iyo, sir. Thank you so much for watching. So, sir, matanong ko lang, mga ilang baboy meron tayo dito ngayon? Siguro, sa 70.
70. Ah, okay. So 70 na baboy. So per biik po, magkano po yung bili natin nung nag-start tayo ng 70 na baboy? Yung sa ano is merong ano 28, merong 29, ganyan. Pero meron ako nabili na ano, siguro na apiki siya. Bininta niya sa akin ng ano 28 lang. Pero malalaki na. Parang litsunin. Kaya ngayon, hindi pa siya nakaabot ng 2 months. Ang kilo niya is more kuno siya, more on 60 kilos na. Sobra. Ah, okay. Oo. Ganyan. So yung presyo ng biik nag-range ngayon sa 28, 29. So ngayon siguro kasi ito matagal na eh. January ko pa 'to binili. Oh, January. Ngayon siguro mga 3,000 plus na. 3,000 depende plus sa ano, sa biik. Kung doon ka sa medyo malalaki na pigirihan, medyo mahal talaga kasi kung sila ay kumpleto sila sa vaccine. Ito kasi yung binili ko parang hindi. Kaya pagdating dito, binabaksin ko na talaga. Kasi pag hindi mo inunahan yung sakit, papasukin kanya talaga. Oh, okay. So sa pagdala nyo ng baboy dito, sir, sa transportation, may gastos ba tayo doon or wala naman? Meron, siyempre. Sa mga minsan sa 20 heads, bibigay din ako man sa 1,000. Depende sa ano, kung saan na nakukuha, minsan sa ano, kung sa Maybo, Santangan, minsan yung iba sa Banga. Ah, okay. Kasi wala pa akong ano eh, mga inahin. So buwibili lang tayo muna ng bilan siya muna. Huwag muna yung ano. Tama. Sa mga maintenance, ano yung mga ginagastosan natin? Like for example, yung mga binibili natin, ano yung mga posible na binibili ninyo? Yung kuhan ko lang, hindi talaga mawawala dito yung pang disinfect. Yung importante, disinfectant. Kasi hindi pwede. Tapos ako, hindi ako nagpapadala ng mga karni ng baboy mula sa labas. Hindi pwede, bawal dito. Yun yung kung ko sa ano. For safety naman ng ano, mga alaga ko. tapos mga vaccine nila, tapos vitamins, yun naman. Yun yung mga posibleng ano. Basta unang pagkakita mo pala na umubo na, tirahin mo na. Huwag mo nang patagalin kasi pag tumagal, lalong malalaki yung gasto mo. Okay, tama. So normally sir, from the time na binili ninyo yung biik, mga ilang days bago natin mabenta? Minsan maabot ng 3.5 months sa akin, abot na yan ng 100 kilos sobra. 100 kilos? Kilos. Okay. Kung so, abot pa yan ng 4 months siguro 120 sobra na. Pero hindi ko na inaabot doon kasi malakas na yung kumain. Okay. Hanggang kuan lang ako, hanggang 110, 115, minsan meron mga ganyan. Pero usually pag mga 100 kilos, okay na yan. May ginansya ka na doon. Hindi ka na lugi. Namin para at least meron ding idea yung aming mga manonood. So normally, sa 70 na heads na meron ka dito ngayon, magkano lahat yung nagastos mo including sa biik? I know yung feeds yung pinakamalaki doon kasi fini-feeds, and then mga inject, disinfectant. Do you think mga magkano yung gastos natin bago natin siya mabenta? Siguro mula sa biik hanggang sa mabenta siya, more or less 8,000 per head yung magagastos mo ngayon kasi medyo mahal na yung feeds. Kailangan lang talaga po ipakainin mo ng tama. Kasi pag nagkuripot ka sa pagkain, ikuripot yung paglaki. Kaya doon ka malulugi. Kailangan mo talagang kung ano yung kilo na bagay sa kanila, yun talaga yung papakain mo. Huwag yung kuripot kasi kukuriputin ka rin yan. Pag ibinta mo na. Tama. So, based sa experience, Experience ko is bili ko ng baboy is ganyan mga 3,000. Bilagay natin 3,000. 3,000. Ang pagkain niyan mga 5,000 including 5,000 ganyan. Maintenance. Muro so, na 5,000. Lagay mo na 8,000 to
9,000 ganyan. So in total yung mga gastos sa isang baboy including pagbili ng biik, pagkain, disinfectant, mga vitamins, gamot is umaabot siya ng 8,000 pesos. 8,000 to 9,000. So sa ano? Kung di magkasakit, 8+ okay na. Bago magbenta yung baboy, so mga ilang kilo yung timbang niya? Aabot siya ng 110. Medyo meron ka doon. Kung makabibilin sa'yo ng ano, nung buyer na tagi 160, kasi yung mga shipment talaga medyo mahal siya sila magbili. Basta makita nila yung baboy mo na good, maganda yung katawan, makinis, bibilhin talaga nila. Bibilhin talaga nila ng mataas na presyo. Imag aabot yun ng ano 17,000. Ah, 17,000. Isang piraso. Isa 17,000, meron ka dyang 8. 8,000. Lagay lang natin 7, ganyan. So 8,000. So sabihin natin 8,000 yung kikitain mo. 110 kilo. Pag nagre-range ng 110. So bababa din yan kung hindi rin aabot ng 110. Siyempre. Mga 100 kilos. Doon lang. Parang hindi rin nakadepende din. So mayroon din yung mga malaki ginansya mo, mayroon din medyo mababa. Kasi depende sa kalakihan ng baboy. So in total, in summary, sabihin natin na yung isang baboy, yung price niya pag binenta mo is umabot ng 17,000, sir, tama? And then sabihin na natin na yung gastos mo is pinakamalaki na yung 9,000. So fully diet na yan. Fully diet yan. Oo, fully diet na yan. So may natira kang 8,000 pesos. Ano mo na yun? Kita mo na yun. So sabihin natin na meron siyang 70 na heads dito. So yung kikitain is almost 560,000. So malaki din yung kita. Kaso lang, syempre, yung pag-aalaga ng baboy is hindi din siya biro. Kagaya ng sabi ni Sir John sa isa naming video na dapat yung maintenance ng baboy, hindi mo siya kailangan tipirin, pakainin mo ng sakto para at least yung ibibigay din sa iyo ng baboy is hindi rin tipid. Tama, sir? Tama. Kasi ikaw rin yung nagdadala sa kanila eh. Sa'yo rin nakasalala yung ano nila, yung bigat ng katawan nila. Okay. So, yun guys, yung kitaan sa pag-alaga ng baboy. So, at least nabigyan namin kayo ng idea. Hindi man yan yung exact na kinikita ni Sir John, at least nabigyan namin kayo ng approximate na income or ng idea sa mga nagbabalak ng mag-alaga ng baboy. So guys, yun lang yung pwede namin i-share regarding sa kitaan sa pag-alaga ng baboy. Try nyo din i-check yung mga videos namin tungkol sa pag-alaga ng baboy at saka yung mga sakit na pwedeng dumapo sa inyong mga baboy. So Sir John, maraming salamat sa pagpa-unlock mo sa amin dito or sa pag-accept sa amin dito at sa pagbisita namin sa iyong babuyan. So guys, if nagustuhan niyo yung video, write a comment and then share niyo din po yung video para at least may idea din yung iba. So shout out sa lahat ng mga taga dito sa San Vicente, Banga, South Cotabato. So until next time guys, maraming salamat and have a great day. Bye-bye!